Hi guys, what's up? Welcome back to my channel, Kali May Online po. Isang mapagpalang linggo po ang aking pagbati sa inyo, no? At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ayan, guys, ang ating po magiging content ngayon, no? Itong 99, 5 piso. Alam nyo kasi guys, itong 1999, hard to find na po itong gear na to, eh. At meron po akong hawak, nag-iisa lang. At nag-iisa lang siya, katulad din ng 1 piso na walang mint mark, no, yung 1996. Ito naman guys, bukod sa hard to find na ito, error coin din po ito. Napakita ko po yan sa inyo, yung error po niya is yung kanyang mint mark. Yan, tapos rotated die error din siya. Na-content ko na to dati, kaya lang hindi ko naman kinumpleto. Kasi ngayon, ipakikita ko yung isa pa niyang error. Okay, at bago lang tayo magpatuloy, paalala ko lang po sa inyo guys. Sa mga bago lang dyan, subscribe na po kayo at paki-on ang notification bell para palagi kayong updated. At syempre, sa mga gusto po ng membership, ayan, sa mga aspiring vlogger po dyan, yung gusto po magpalaki ng kanilang mga channel, magpa-member na po kayo. I-join nyo lang po yung, click nyo lang yung join sa ating channel at may mga instruction po doon. At sundan nyo lang at kumpletuhin para maging member na po kayo at matutulungan ko po kayong palakihin ang inyong mga YouTube channel. Kailangan naman maging dumami muna tayo, ano. At syempre, kapag mayroon po akong live streaming, kailangan po kayong umatin doon. No? Doon po natin isasagawa para matulungan kayong magpalaki ng inyong mga channel. So join na kayo guys. Okay, mabalik na tayo dito sa ating 1999. Ayan guys, ano. At mamaya titignan natin din sa numista kung gaano kababa ang vintage nitong 1999 ito. At ito, pakikita ko na sa inyo. At gagamitin na naman natin yung ating Super Sonic Boom Panis Alien Technology. Ayan. Alam nyo sa US at China wala pa silang technology na aking ginagamit. Ano? Super Sonic guys, Boom Panis Technology. Ayan ako guys, pinasasaya ko lang kayo. Okay, zoom in. Ayan, pasinin nyo agad guys yung kanyang mint mark. Hindi naman po dapat ganyan ang itsura ng mint mark. Ang normal pong mint mark ay ganito po. Ayan siya guys, ayan po ang normal na mint mark ng BSP. Ano? Kikita nyo naman agad dyan yung kanyang design. Meron siyang bilog doon. Ano? So, alis ka na dyan, mint mark. Okay, galing ka lang ating ano guys, no? Itong ating alien technology, voice command lang. Ano? So, hindi natin masyadong kita itong mint mark. Isumba natin to. Zoom in. Okay, ayun guys. So, napakalayo po sa normal na mint mark. Itong mint mark na itong 1999 na ito, parang naging wala siyang kabuhay-buhay. Parang naging tuldok na lamang siya. Naging isa na lamang siyang malaking tuldok. So, sa mga katuwid guys, ito po ay error. Ayan, error po yan. Hindi ko lang masabi kung ano bang tawag nila dito sa ganitong mga error. At hindi lang po yan ang error niya, pati dito sa may mga kanyang mga lettering, ano. So zoom out. Ayan, tingnan nyo po yung letter E at P, no? So, hindi na po yan yung normal na lettering dito sa 5 piso na to. So error din po yan. Ayan, tapos yung isa pong error nito ay pakikita ko rin sa inyo. Ito siya, no? Kailangan natin gamitan ng hairpin para mailagay natin doon sa sentro kasi yung rotated die error guys, kapag binaliktad mo yung year na 1993 sa reverse nito ay dapat nakasentro din po yan. Kaso ito hindi eh. Ayan siya. Ayan. Pansin nyo lang at guys, matabingi po siya, no? Hindi po siya nakasentro. Ayan o. Ang tawag po dyan ay rotated die error po yan. So 3-in-1 ang ating coins, eh, no? Hard to find siya, error coin. Tapos sa mint mark error din. Yan. So para sa akin guys, napaka mahalaga nitong coin na ito. Yan. Kaya iniingatan ko siya, eh. Nakalagay siya dyan sa aking album. Di po ba napakagandang coins guys, kahit circulated na yan. At iba ang kinang nitong coin na to, eh. Makapal yung kanyang pagkaka-imbose, eh. Kasi ano siya yung die one na type. Tara guys, hanapin natin yung 1999, ano, dito sa Google. Ayan yung mga previous kong ni-research, sige, lumalabas yan dyan, eh. Tap natin.
image yung lumalabas. Teka lang guys ha. Ulitin natin yung pag search dito. 1999 pala. 1999 5 piso BSP. 5 piso to BSP coin. Dito sa all. Medyo naiba yung ito. Enemista. Medyo naligaw tayo doon ng konti. Pero okay lang. Didiretso tayo sa kanyang year. Ayan. Para mabilis tayo guys. Ayan guys yung midpark ng BSP. 1999. Where are you? Ayan. Ayan guys. 1999. 2%. Hindi ka naman ganun kababa. Pero sa panahon nga po ngayon, napakahirap na din hanapin itong 1999. No? Ayan na. Overs 1 lang po siya. So wala po tayong ibang aasahang overs or variance dito sa 1999 to. At yung po ating hawak, yun pinakita ko na sa inyo, no. Hard to find na po yan at error po siya. Kaya sa akin, napaka-valuable po nun. Pwede ko po i-post sa ipin ng medyo mataas. No? Pwede tayo magbakasakali na kahit siguro 10k pwede natin i-post yan dun eh. No, eBay naman po kasi yan. Yan naman po ang gusto ng eBay. Kailangan pag nag-post ka dyan, itaas mo ng konti. At pakiramdaman mo na, obserbahan mo din naman kung sa tingin mo sa price na yun, merong bibili. Kung kayo po ay merong mga hawak na mga error coin. Ayan. So, at dito sa atin kasi hindi masyadong nabibigyan ng pansin ang mga error coin. Maliban na lang kung yung mga error katulad nung si Babalu no, na 5 piso. Tapos yung mga rotated die error yan. And yung mga double die error. Ayan, kaya kung meron kayong mga ganyan guys, dito sa atin meron pong bibili niyan. Tsaga-tsaga lang po kayo sa paghahanap. Ayan. At kung bago ka pala dito sa ating channel, mag-subscribe ka na po. At mag-join ka sa ating membership. Kung ikaw po ay nagbablog at gumagawa din ng content, mag-join po kayo sa ating membership. At matutulungan ko po kayo palakihin ang inyong mga YouTube channel. Ayan, so hanggang dito na lang po ang ating content. Maraming salamat po muli. So hanggang sa susunod, kita-kits tayo. Abangan nyo po ang aking mga live streaming. Until next time, God bless you all guys. I'm out.